Magandang araw! Pangalawang araw natin ngayon para sa ika-anim na linggo ng ating pag-aaral sa kinder. Handa ka na ba? Ngayon ay araw ng Martes, ika-19 ng Oktubre, 2021. Ito ang kalendaryo ng Oktubre, 2021. Ito ang bilang 19. Katapat nito ang Martes. Napag-aralan na natin. Una, ang tungkol sa ating mga tenga. Ang ating mga tenga ay ibinigay sa atin ng Diyos upang makarinig. Pangalawa ay ang ating ilong. Ang ating ilong naman ay ibinigay sa atin ng Diyos upang makaamoy. Pangatlo ay ang ating mga mata. Ibinigay naman sa atin ang ating mga mata upang tayo ay makakita. Pang-apat ay ang ating dila. Binigay sa atin ito upang tayo ay makalasa. Ano-ano na nga bang iba't ibang lasa? Mapait, maasim, maalat, at matamis. Yung araw na ito, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa ating mga paa. Ito ang ating kaliwang paa. Itaas mo nga ang iyong kaliwang paa. Ito naman ang ating kanang paa. Maaari mo bang ipadyak ang iyong kanang paa? Ito ang ating talampakan. Sabihin mo nga, talampakan. Magaling! Ito naman ang ating sakong. Sakong. Sabihin mo nga, sakong. Tama. At ito naman ang mga daliri ng ating mga paa. Ang ating mga paa ay binigay ng Diyos upang magamit natin sa paglalakad. Gamit din natin ang ating mga paa sa pagtalon. Ginagamit din natin ang ating mga paa sa pagtakbo. Pag tayo'y nagsasayaw, ginagamit din natin ang ating mga paa. Tayo ay may dalawang paa at ang bawat paa ay may limang daliri. Kaliwang paa. Bilangin mo nga ang mga daliri sa iyong kaliwang paa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kanang paa. Bilangin mo nga ang iyong mga daliri sa iyong kanang paa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaya nating lumakad, tumakbo, lumundag at tumalon gamit ang ating mga paa. Ang mga baby ba ay may mga paa rin? Sila ba'y naglalakad? Sa iyong palagay, bakit kaya hindi pa nakakalakad ang mga baby? Nung tayo ay mga bata pa, kailangan nating mag-practice para tayo ay makatayo at makalakad. Maraming beses na tayo noon ay hindi pa nakakalakad. Pero araw-araw tayo ay natututo. Hanggang ang ating mga muscle ay naging malalakas na at kaya na nating tumayo. Kaya rin na rin nating magbalanse ng ating mga paa. Nung una tayo ay nahihirapan pa. Ngayon, ikaw ay magaling nang maglakad. Isa ka ng batang kinder. Nakakalakad ka na, nakakatalon, nakakasayaw. Ano-ano pa kaya ang gamit ng iyong paa? Mag-aaralan naman natin ang tungkol sa isa pang bahagi ng ating katawan, ang ating mga kamay. Kanang kamay. Kaliwang kamay.
Tayo ay may dalawang kamay. Ang bawat kamay natin ay may limang daliri. Itaas mo nga ang iyong kaliwang kamay. Bilangin ang mga daliri sa iyong kaliwang kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, itaas mo naman ang iyong kanang kamay. Bilangin natin ang iyong mga daliri. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling! Kaliwang kamay, kanang kamay. Kaya nating pumalakpak, sumulat, magpinta, gumuhit gamit ang ating mga kamay. Maraming gamit ang ating mga kamay. Ginagamit natin ito na panghawak ng map pag tayo'y naglilinis. Ginagamit din natin ang ating mga kamay para mabuhat ang mga bag. Ginagamit din natin ang ating mga kamay sa pakikipagkamay. Pag tayo'y nagpipinta, ginagamit natin ang ating mga kamay. Kamay din ang ginagamit natin sa ating pagsusulat. Pumapalakpak tayo gamit ang ating mga kamay. Kaya mo bang i-snap ang iyong mga fingers, ang iyong mga daliri sa kamay? Subukan mo nga. Talagang napakaraming gamit ang ating mga kamay. Salamat sa Diyos na binigyan tayo ng mga kamay na pwede nating gamitin sa araw-araw. Kailangan lagi nating huhugasan ang ating mga kamay para maalis ang mga mikrobyo. Ngayong araw na ito, maipapakilala ako sa inyong isang bagong letra. Ito ang letrang B. Sabihin mo nga, B. Ang tunog nito ay B. B. Ito ang letrang B. B. Ang tunog nito ay B. B. Bola, bola. B, b. Baka, baka. B, b. Bubuyog, bubuyog. Baboy, baboy. B, b. Bahay, bahay. B, b. Bulkan, bulkan. Bulaklak, bulaklak. B, b. Baso, baso. B,
Bintana, bintana. B, b, bawang, bawang. B, b, bohok, bohok. B, b, buko, buko. Subukan nating lagyan ng check ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na B. B. Handa ka na ba? Buko. Ibon. Buko. Ibon. Alin dito ang may tunog na B sa unang tunog? Tama. Buko. Ang unang tunog ng buko ay B. B. Buko. Oto. Bintana. Oto. Bintana. Alin dito ang may unang tunog na B? Tama. Ang salitang bintana ay may unang tunog na B sa unahan nito. B. Bintana. Kabayo. Baboy. Kabayo. Baboy. Alin dito ang may unang tunog na B? Tama. Baboy. Ang may unang tunog na B. Tama. Baboy. Ang may unang tunog na B. Bahay. Bulaklak. Bahay. Bulaklak. Alin dito ang may unang tunog na B? Ang unang tunog ng bahay ay B. Bahay. At ang unang tunog ng bulaklak ay B. Bulaklak. Tama. Pareho silang nagsisimula sa tunog na B. Ang unang tunog ng bahay ay B. Bahay. At ang unang tunog ng bulaklak ay B. Bulaklak. Tama. Pareho silang nagsisimula sa tunog na B. Bola. Mansanas. Bola. Mansanas. Alin dito ang may unang tunog na B? Tama. B ang unang tunog ng salitang bola. Tama. B ang unang tunog ng salitang bola. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano isulat ang letter B na may tunog na B. Handa ka na ba? Mula sa taas, susulat ka hanggang sa pangatlong linya. Tapos babalik mo ang pencil mo sa taas at gagawa ka ng curve line hanggang sa gitna. Ganun din hanggang sa baba. Madali lang, di ba? Subukan natin. Pababa. Babalik ka sa taas. Gagawa ng curve line hanggang sa second na line. At isa pa hanggang sa baba. Ngayon, ikaw naman. Subukan mo. Tama. Magaling.
Ngayon, alam mo na paano isulat ang malaking letrang B. Ngayon naman, ang maliit na letrang B. Mula sa taas, pababa ulit hanggang sa pangatlong linya. Ngayon, magsisimula ka sa gitna, isang curve lang hanggang sa baba. Subukan mo nga. Ulitin natin, mula sa taas, diretso pababa hanggang sa pangatlong linya. Babalik ka sa pangalawang linya. Gagawa ka ng curve line hanggang sa baba. Ngayon, ikaw naman. Tama. Magaling. Ngayon, alam mo na kung paano magsulat ng malaking letrang B at maliit na letrang B na may tunog na B. Inyong tahanan, ipakita mo ang mga nagagawa ng iyong mga paa. Halimbawa, paglalakad. Wow! Para sa ikalawang gawain. Bakatin mo ang mga pangungusap. Pagkatapos, babasahin sa iyo ng iyong tagapagturo ang mga pangungusap. Babanggitin mo muli ang kanyang sasabihin. Pagkatapos, kukulayan mo ang mga larawan. Wow! Para naman sa ikatlong gawain. Bilangin mo ang mga bata sa larawan. Isulat ang tamang bilang sa kahon. Para sa ikaapat na gawain. Kasama ang iyong pamilya, ay kakantahin natin ang dalawang awitin, sampung mga daliri at paatuhod balikat ulo. Habang inaawit mo ito, itinuturo mo ang mga bahagi ng katawan na binabanggit sa kanta. Gamit ang mga daliri sa kamay, ibakat sa likod ng isang miyembro ng pamilya ang malaking letrang B at maliit na letrang B. Maaari mo rin gawin ito sa iba pang miyembro ng inyong pamilya. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita na ginagamit ang kamay. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Babasahin ng iyong tagapagturo ang mga salita. Bilugan ang lahat ng mga malalaking letrang B at maliliit na letrang B. Bakatin at isulat ang malaki at maliit na letrang B.
Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon. Paalam!